DJI Mavic Mini, no? Hello guys, so welcome sa aking first vlog. So ito rin ang aking first appearance sa YouTube. So sana supportahan nyo sa pamamagitan ng like, share, syempre subscribe. Then pag may comment para sa suggestion, open tayo. So sana supportahan natin. So ano bang gagawin natin ngayong araw? Ang gagawin natin ngayon ay mag-unbox tayo ng isang bagay, no? So ito ay niregalo sa akin ng aking wife, no? Pa-Father's Day gift niya daw sa akin. So ano nga ba 'yan? So makikita niyo naman siguro. Syempre, hindi natin patatagalin. Ito na siya. Ito. Gift sa akin ng wife. So, Mavic Mini. So, drone. Product ng DJI. Kung sakali, ito yung aking magiging unang drone. So, i-unbox natin para sa isang maikling review lang. So, tignan natin kung ano ang mga nasa laman ng box na ito. So, simulan na natin. So, syempre, unang-una. Bag kagad. Nandito yata yung pinaka drone, no? Pero syempre, ihuli natin to, mamaya natin pabuksan. Unahin natin yung mga accessories, no? Nakalagay dito charger adapter. Adapter, no? Ayan. Mga manuals, no? So sobrang dami. Okay, oh, medyo mabigat. Ah, okay, battery. So, kung mapapansin nyo, tatlo yung battery niya, no? Tatlo. Kasi, yung pinili nating Mavic na package ay yung Plymore Combo. So, yung Plymore Combo, yun yung mas maraming accessories. Siyempre, pinaka-importante, battery. Tatlong battery. Kasi yung standard na package niya ay ang kasama niya lang ay drone, tapos yung baterya niya sa loob, charger, tsaka yun lang. So medyo bitin, no? Bitin base din sa mga nababasa ko. So syempre, ang habol natin sa Plymore Combo na package, tatlong battery. No? Sabi nila 25 to 30 minutes sa. So siguro hindi na ako mabibitin dito sa tatlo. So tatlong battery. Ito medyo malaki. Ah, okay. Guard. Ito protection para sa LC. Siyempre, lalo na katulad ko, first time pilot ng drone. So kailangan ko to para mag-practice. Importante to lalo na ako sa loob ng bahay. Ito magpapalipad ng Mavic, no? So dalawa siya kasi nga isang pares, okay. So ano pa? Okay, wala nang laman to. Resibo. So mamaya, de-declare ko kung magkano ang bili namin dito sa drone na to, sa Mavic Mini. So balikan natin mamaya. Siyempre, ito. Exciting. Exciting. Okay. So ano bang laman ito? Siyempre, unang-una. Ito na. So ang liit lang talaga niya, Mavic Mini. Tingnan mo mabuti. Dito ang kamay ko, pero malakpa yung kamay ko sa small. Ano niya. Pero pagka inano ko na yung ano nito mamaya, yung pinaka-arm, yung mga LC,
medyo mas lalaki siya. So mamaya iyan na natin. So ano pang laman nitong bag? Okay, so isa sa advantage. Advantage ng Plymo combo. Charging hub. So sa base sa pagkakabasa sa syempre sa details ng product. Pag charge mo tong tatlo, no? Medyo fast charger siya eh. Pag charge mo tong tatlo, sabay-sabay, parang pumapatak lang siya ng siguro lagpas lang ng konti ng 1 hour kada isa. So, laking bagay ito, tatlo ka agad at the same time. So, more than 3 hours lang ang charging ng tatlo. Okay. So, syempre, controller, no? So, ito ang controller niya. So, mamaya, i-ano natin yan. Tingnan muna natin yung iba pang laman. Okay, charging. Cord, charging cord, no? Oh. So, nakakagulat dito, dalawa. Bakit kaya dalawa? So, sa pagkakaalam ko, ito kasing isa is para dito sa charging hub sa tatlong battery. Tapos yung isa, dito, sa controller, no? Para siguro, habang nag-charge ka ng tatlo, nag-charge mo na rin yung remote mo. Yun, kaya lang, isa lang yung kasama niyang adapter. So, hanap ka na lang ng baka may sobra ka sa bahay na kahit anong extra o nakalat-kalat na charging adapter para malaman kung sa isa. So, kasi dalawa, no? Ano pa? Connector. Tatlo siya. Ito yung kinokonekta sa remote. No, itong remote tsaka sa cellphone. So, tatlo siya. Una, ano to? Pang iPhone o pang iOS. Ito ay pang sakto. Pang 5C. Cellphone ko 5C yung Xiaomi. No? Yung syempre, yung common pang Android. Tatlo siya, no? So, marami kang pagpipilian. Okay, meron pa dito last na box na. Ano ba tong box na to? Extra propeller. So, isa pang advantage niya sa Plymore combo na package, meron siyang extra props or propeller, no? No, siguro dalawang ano ito. So, pag na... Ay, ito pa isa. So, tatlong set. Tama ba? So, tatlong set ng extra propeller. So, halimbawa, nagpa-practice ka, baguhan ka, katulad ko. Nabangga ka o nabagsak, alanganin, nasira yung ano, may extra ka. Doon sa standard na package, alam ko may kasama siya, siguro isa lang. So, hindi ko pa alam kasi nanigurado na ako. Gusto ko, sulit. So, medyo mataas lang ang presyo. At least, sabi ko nga, habol ko, baterya. Mas matagal ang flight time. Tapos maraming kasama. Walang problema. Oh, yeah. Okay, so ano pa? Yung joystick dito sa extra to kasi alam ko meron ditong dalawa mismong sa controller may kasama na siyang joystick so ito backup to no isang pares kung sakaling mawala kasi maliit lang siya eh is plastic so pwedeng baka mabali ewan so may extra tayo then syempre importante sa lahat pag nasirahan ka ng propeller o kung ano mang may kailangan ka i-repair kung kaya mo naman i-repair. Meron ako dito maliit na screwdriver. So, all in all, yan na yun. So, wala na laman. No? Wala na. So, in fairness, ang ganda ng lalagyanan niya. No? Para sa pasyon, hindi mo na kailangan bumili ng sa Lazada o sa Shopee ng mga bag. Pwede na to. Handy siya, hindi siya ganun kalaki. No? Tsaka, no? May bago. No? Wala na siyang laman, wala na, bus na, no? So, magkano ang presyo ng Plymore combo na package? So, bali dito, nga pala, binili na namin siya sa SM Pampanga sa Cyberzone. Meron doon stall ng Canon. So, authorized seller siguro yung Canon. So, doon namin siya nabili.
Ang presyo na nakalagay dito is 26,499. So, si setup naman natin ngayon, simulan natin mag-setup naman. Tingnan natin bawat function ng nakuha natin sa box, sa load, no? So, syempre, no? Ang drone. So, dito, meron siyang, ito. Dito yung ilalagay yung battery. So, iaangat siya. Dito mula sa ilalim. Wala siyang laman. Tapos, kuha tayo ng isa dito yung battery sa battery hub. Okay? Suksok natin. Okay na, may battery na siya. Then, itong sa harap niya, yung ano niya, may yung camera niya, may gimbal cover. So, tatanggalin natin siya. Ang pagtanggal niya, mula dito sa ilalim. Paangat. Kiklik naman siya, may tumog siya click, no? Kaya lang dahan-dahan kasi yung camera sensitive. Baka masagi, mapuwersa, sayang, no? Ayun. No? So, tanggal yung gimbal niya. Ay, yung cover. So, yan. So, ang ano niya, base dito sa may mga instruction pa siya sa gilid. Ang unang, syempre, hindi mo naman maibababa yung lower arm kung hindi mo iaangat yung upper arm. So, syempre, hindi naman dito. Ganyan siya. Tapos, sunod yung ilalim. Malaki na siya kanina, maliit lang, so nag-expand na siya ng konti. So, ready to fly na to, no? Mamaya papakita, magpapakita tayo ng kahit maikling clip. Kahit yung pag, ano niya lang, pag hover, no? Para sa susunod na video, yung tutorial naman kung paano magpalipad, no? Para sa beginner, syempre ako nagsimula ako sa beginner. Beginner pa rin ako. Kasi hindi pa naman ako ganun ka-professional. So, next natin setup. Itong remote, no? So, meron na naman dito. Yan, nakalagay instruction. Unahin yung antenna. So, pag ganyan. Tapos, ikot ng konti. Tapos, ito, ibababa. Yan, adjust naman siya. So, yan na siya. No? Parang robot lang. So, yung sinasabi kong kasamang joystick niya nandito sa ilalim niya. Ditanggal lang naman siya tapos i-screw natin, no? Screw natin dito sa joystick isa kasi itong pangalawa. So, yan na siya, no? Ito ang controller natin. Tapos so kailangan natin ng connector. So, yung kasama kanina. So, ang pipiliin natin connector yung pang iPhone, no? Naniniwala ako mas mabilis yung iPhone kaysa sa Android. So, sasaksak lang siya dito. So, makakabit na, simple lang. Yan. Ito siya. So, pagka i-charge mo tong controller, matanggalin mo lang ito. Gamitan mo ng kasama niyang charger. Yung charger. Dito din yan. Dito din siya chinacharge kung saan kinoconnect yung maliit na adapter kanina. So, USB. Yung adapter na kasama kanina o kaya kahit anong adapter mo sa bahay. At eto pa. May isa pang feature itong battery hub natin, no? So, kung siguro wala ka sa bahay, meron ka pa naman extra battery, so tatlo na may battery mo, pwede ka dito mag-charge ng remote mo. Pwede mo rin i-charge dito yung cellphone mo, diba? Parang power bank na siya, no? So, makikita nyo naman, yan, meron siya yung USB dito, meron dito pang Android, tapos ito yung switch. Pag sinwitch mo kasi ito, makikita, may lalabas na ilaw.
wala tandaan niya kung full charge o hindi yung bawat baterya. So pagka-apat, so malinaw na full charge siya. So kung bawas, kung isa na lang, 25% o lobat na, so yan ang indicator, no? So yan, dami. Sulit tong battery hub, no? So supply more combo lang siya may ganitong battery hub. Tapos ang gamit pa nitong cord na to, pwede rin siya dito. So naalala nyo kanina nilagay natin dito yung baterya. So kung standard package lang yung nabili natin, wala siyang kasama, yung battery niya nandito lang. So dito mo na rin siya i-direct at i-charge, no? So yan, no? Meron siya ditong charging port ang katabi ng inserts micro SD yung memory card. So dito mo siya i-charge kasi wala ka namang battery ha. Yun ang disadvantage ng standard combo, no? Tapos isa lang battery, medyo bitin. So balik natin, connect na ulit natin itong connector sa cellphone. So iPhone ang gagawin din natin, cellphone. So ito na siya, no? Ilagay tayo ng cellphone. So syempre, ito yung magiging mata natin kapag lumilipad siya, lalo na kung di na natin kita yung drone. Kasi maliit lang to, pag medyo malayo na, hindi mo na siya makikita. So magiging guide natin to, then yung ibang control nandito. Okay. So testing natin. Siguro testing natin siya yung ano lang, hover lang. Then sa next video ko yung tutorial tsaka yung ibang sample ng pagpapalipad ko as beginner. So check nyo na lang sa channel ko, nakalagay doon na first aerial shot. Panoorin nyo na lang, simple lang naman siya. Itong drone na to, beginner friendly. Bakit? Kasi beginner din ako, first time drone ko to. So hindi kayo mahihirapan, basta basa-basa lang, nanood lang ng review gaya nito, madali nyo siyang matututunan. Then mapupulfill nyo yung sarili nyo pag nakakakuha ka ng magandang, syempre tanawin yung sa taas. Baliwala ang pagod, no? Unang inoon daw, no? Base dun sa manual, itong ano, so unang click, the second, hold lang. So ulit, isang click, then mag-hold siya, no? So tutunog naman siya kung nag-on siya. Then yan, may ilaw ang bibling. Tapos syempre, remote control, on din. Ganun din. One click, tapos isang medyo matagal. Maririnig yung tunog, indicator na buhay na siya. So meron din siyang ilaw, indicator na kung malalobat na. So syempre, puno yan. Full charge tayo. Ganun din yung mismong drone. Meron siyang indicator ng battery. Apat na ilaw. Syempre, pag ubos na ilaw, lobat na. Kung ito yung mismo titingnan mo. Pero habang lumilipad ka, syempre makikita mo dito sa monitor mo, no? Okay. So testing natin. So kung da-download kayo ng app, kung nakikita nyo, yan yung app, DJI Fly, no? So ito siya. So DJI Fly, no? So dito minsan pagbago, may lumalabas ditong update firmware, no? So click mo siya lagi para updated. So baka may mga bug dati, fly update. Then yan na siya, ready to fly na tayo, no? Papakita ko lang sa inyo kung paano siyang mag-hover, kung gaano siya ka-stable din sa ibang video ko. Yung makikita yung tutorial, then yung mga first flight ko para pwede nyong gamitin as guide, no? So testing natin yan, testingin natin, no? Kahit hanggang hover lang para makita nyo kung gaano pa stable yung DJI Mavic Mini, no?
So yun, grabe, sobrang stable niya. Dati kong nagkaroon ng laruan lang na ano, drone. No? Yung tipong kakaandar mo palang gumagano na siya. Ang kasabagay, laruan na, ano ba i-expect mo? So ito naman kasi hindi naman siya totally laruan. Kasi ginagamit din ko ng ibang professional photographer. Siguro nag-upgrade lang sila konti. Ito kasi, although pang photography talaga siya. No? Nagaganda yung video nito, yung mga sample video, yung kuha. Pero hindi siya talaga total laruan. Pero pang beginner siya, pwede pag-practicean. Pag medyo nakulangan ka, mag-upgrade ka ng medyo mas mano dito. Ito kasing Mavic Mini, sa ibang bansa, sa abroad, hindi ito inuhuli. No? Ano ito eh, lightweight, 249 grams. Ang alam ko, ang pinaparehistro ng mga drone sa abroad ay 250 grams or 251 grams and above. No? So yun ang advantage niya, yun ang hirap sa abroad. So wala naman tayo sa abroad, ito pa sinabi. Ito pa sinasabi ko, no? So, ibig ko sabihin, nasa Pilipinas tayo, kahit anong drone pwede dito, hindi nang kailangan parehistro. Pero kung mas abroad ka man, kailangan mo magparehistro ng mas mabigat dito or 250 grams. So, ang pagpatay niya ay ganun lang din, isang pindot, then isang hold. Ayan. Mamatay naman siya. Ganun din yung battery, no? Ay yung remote, isang pindot at isang medyo matagal. May tunog naman siya, indicator na patay na siya. So sa next video ko, kaya kailangan talagang aabangan nyo kasi papakita ko doon yung tutorial, lahat-lahat, ultimo pag-calibrate ng camera, ng remote, para yung nakita nyo kaninang flight natin ay mas stable pa rin. So, bago tayo magtapos, gusto ko magpasalamat syempre sa inyong nanood na umabot kayo na sa oras, sa mga oras na ito. At syempre sa aking wife, no? Sa aking napakaganda at napakabait na wife na siyang nagregalo sa atin ito. At kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo makapag-unboxing. No? So, mahal-mahal ko yun. Kalimutan, mag-like, mag-comment, kung may mga tanong, question, suggestion, or kung may mali ako sa sinabi ko, pwede nyo ako i-correct, open ang ating comment box, then, syempre, mag-subscribe. So, yun lang, hanggang sa muli, maraming salamat, ako si Nicoy, till next time.